Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general love reading for Fire Sign, Aries, Leo, Sagittarius. Take only what resonate, guys. Hindi to magre-resonate sa lahat, ha. So kunin mo lang yung messages na magre-resonate para sa iyo. Kung cross-watcher ka, pwede maging ikaw ito at hindi si Fire Sign. So bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles depende sa nangyayari sa iyo. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ayan. Hit the subscribe button. Ayan, para ma... And also, notification bell, no? Kung gusto mong ma-update or magkaroon ng notification tuwing may bago kaming upload. Okay? So, this is for Fire Sign, Aries, Leo, Sagittarius. Timeless love reading, guys. For our Fire Sign. Okay. Let's start your reading. Kunin muna natin yung main energy mo. Main energy is the ascending and coffee cup. For your person, we do have your separation and then seduction. Okay. So we do have your love. For some of you, this is a third party reading kasi sa nakukuha natin dito, you could be the third person dito. And yung person mo is currently pwedeng undergoing stage siya or nandito siya sa ngayon sa stage wherein nagkakaroon ng kaguluhan sa kanila ng person niya. Now, with the seduction, very well open siya sa'yo at nakikita natin parang na-attract ba itong taong ito sa'yo in a way na nakikipag-flirt siya and I don't know, there's a lot of affection. Kumbaga, kahit siya ay in a relationship, pero nagkakagusto siya sa'yo. Kaya lang siya ay in a relationship and yung relasyon niya with the other person nagkakaroon na ng hindi magandang sitwasyon, nagiging rocky na. And with the ascending, ayan na, patuloy yung paglalim ng relasyon niyo or ng connection mo with this person. For some of you, this is someone from your workplace, kasama mo sa career mo, a business person, business woman, pwedeng ganun with the coffee cup. Yeah, so pwedeng katrabaho mo ito, pero pwede rin namang hindi. Kunin mo lang yung magre-resonate. So, because of this friendship na lumalalim between the two of you, nagkakaroon na ng hindi magandang sinasabi yung relasyon niya dun sa other person. So, sana nakukuha mo yung ating flow dito. Nakakasunod ka. Hopefully, this is your story. Pero since this is general reading, pwede ka pa rin namang hindi makarelate dito. Yeah. A lot of attraction we have here with love. Oh. Kaya lang hindi pa open pagdating dito, ha, with the not today. Hanggat in maaari, iniiwasang magmahal, ma-fall. Pero nandun na yung na-attract na siya sa'yo. Nagkakaroon na ng bonding sa inyong dalawa nitong person na ito. So ano yung nasa isip mo at nasa isip ng person na ito? Pagdating sa connection na ito. For our fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Yeah, talagang lumalalim yung pagtingin sa'yo nitong taong to. Alam mo, isa sa nakukuha kong energy, kaya niya, isa sa nagugustuhan niyang ugali mo is that you are so high. Masyado kang mataas. Maybe kagalang-galang or kaya mong malusutan yung mga bagay-bagay eh. And nakaka-admire talaga yon. So alamin natin, ano nasa isipan ninyong dalawa ng person na ito. Yeah, we do have here the snake.
alam mo, you're dealing with the person na open siya sa third party relationship. Na kahit may competition. Well, anyway, pwede magkapalit-palit ang roles, ha? Yeah, open siya. And gusto din niya talaga. Kasi nga, hinahangaan ka niya. Gusto niya ng relasyon sa'yo, connection sa'yo. And gusto niya yung paglalim ng connection na nangyayari sa inyo. Kung siya itong in a relationship, willing siyang magkaroon ng third party, which is ikaw nga yung lumalabas ditong third party dito. But we do have your done today. For some of you, pwedeng nakakaramdam ka ng something dito sa person, inis, yamot. Maybe hindi mo nagugustuhan yung actions niya, yung mga ginagawa niya, yung mga sinasabi niya. Yeah, and you're more focused on your money. Although gusto mo lumalalim yung relasyon ninyo, maybe ang nasa isip mo is like friendship. Diba? Or gusto mo lang siyang i-attract. Kung na-attract siya sa'yo, sige, gusto ko yung na-attract siya sa akin because dumadagdag yung confidence mo sa sarili mo. You feel like ang ganda-ganda or ang pogi-pogi mo because of this. Pero hindi para sa lahat yon. Yung iba nagugustuhan nila. Yung paghanga na ginagawa ng person na ito. Pero hanggat maaari, may pag-iwas ka pa rin namang ginagawa. Iniisip mo iwasan. Kasi nga, pwedeng aware ka dun sa relationship niya with the other person. Other man or other woman. Okay, for your person, we do have your healthy choices. Gusto niya maging masaya. Okay? Kaya niya ginagawa to kasi maaaring hindi na nga siya masaya doon sa relasyon na kung nasaan siya. Kaya ang nagugustuhan niya yung attraction na nararamdaman niya para sa'yo kasi feeling niya sa'yo masaya. There's never a dull moment with you. That's the energy. So ano yung, kuha pa tayo isa pang card for your side. Ano ang nasa isip mo regarding this person? Somehow marami kayong pagkakapareho or meron, okay, meron. Maybe yung iba sa edad. And ang daming, there's a lot of conversation here. Kung wala pa, palalim yung connection ninyo, palalim yung conversation or pakikipag-usap mo dito sa person na ito. Hindi pa nga lang nakikita sa ngayon. Pero meron dito lumalalim na talaga. Palalim na. Okay, emotions ninyo sa isa't isa. Ano ang nararamdaman niya for you? Yeah, we do have your heart with the key. Alam mo, the more na ina-open mo ang sarili mo sa kanya, the more kanya nagugustuhan with the I like you. You are really perfect for this person. Meron ka mang kapintasan, hindi yun nakikita ng person mo eh. Mas nakikita niya yung mga magandang qualities sa'yo, yung mga nakakahangang qualities sa'yo. Your emotions towards your person. The chaser, the phoenix. More on, nakukuha natin dito is like, gusto mo na transformation sa buhay mo. And nandun yung focus mo. You are reaching your goals with the chaser. Ito hindi ako sure para doon sa iba, pero parang hindi ka naman ganun ka-interesado dito sa taong to. So maybe, hindi mo nagigets yung iba, feeling nila hindi ako nakaka-relate dyan. Kasi, ang sa nakikita natin dito, yung iba dito, itong taong nakuha na natin ng energy ay yung taong humahanga sa'yo. So hindi mo sure kung itong taong ba to ay humahanga sa'yo. Well, may kita mo yun sa mata niya. Okay? The way this person looks at you. Iba. Mapapansin mo sa mata niya. If this is a in person or nagkakaharap kayo, nagkikita kayo, malalaman mong gusto ka ng taong ito kung naglumalaki yung pinaka, how would I say this? Nagdadilate yung kanyang ano, pupil. 'Di ba yung mata natin may bilog siya na itim.
And then sa gitna pa nun, may maliit pa na, mas maliit na bilog. Pag lumalaki siya, the person is attracted to you. And then mo makikita kung attracted ba talaga itong taong to sa'yo. Lumalaki yung bilog ng mata niya. Okay? So what will happen in the near future for the both of you? You're really shining, oh. You are the phoenix. Alam mo kasi iba ka sa mga nakilala nitong person na ito. Maaaring dati na siyang pumasok sa isang third party situation. And alam niya na yung laro, you know. But for you, iba. Hindi ka pwedeng laruin, hindi ka pwedeng bastahin. Kasi hindi ka rin naman babastahing tao. That is the energy. Or some of you could be a boss or someone na medyo may mataas na ranggo. Or if not, you are really special. Okay? For this person. Okay? So what will happen in the near future for the both of you? Palm tree and cassette. Natatuwa ako dito sa person mo. Kasi talagang, actually, hindi naman natutuwa in a way na kasi in a relationship pa siya. Pero may pagmamatigas dito sa person mo kasi with the palm tree, importante rin naman kung ano ang meron sa kanya ngayon, which is kung ito ang may kinalaman sa trabaho, importante sa kanya yung work niya. So with the cassette, paulit-ulit lang naman kung ano yung ginagawa niya before, yun pa rin ang gagawin niya in the near future, which is kung humahanga siya sa'yo, lumalapit siya sa'yo, lagi siyang, or may pang-aasar na ginagawa sa'yo, pwedeng hindi niya i-direct yung feelings niya by telling it to you na gusto ka niya, mahal ka niya, ganyan, walang ganon. Mas nakikita ko, tinuulit-ulit niya lang yung mga gawa na kung anong ginagawa niya before, pang-aasar, pangungulit, pang-iinis. And you would know that this person really likes you. Nagawa niya yun eh. Ayan o, the Grim Reaper. Pero, iba yung energy niya yun, niyan ngayon. Ang nakikita natin, he or she is more like a joker, a clown, gano'n ang energy. Kasi gusto kanya mapasaya, gusto kanya nakangiti ka lang, okay ka lang. Okay? So, how about you in the near future? What will happen? We do have here the hammer. Mm-hmm. Kung paano mo siya pakitunguhan before, ganun pa rin nakikita natin yung pakikitungo ang gagawin mo sa kanya in the near future. Kasi with the stab in the back, I don't know, I feel like you're in pain, stress, pagod, and pwedeng ikaw ay kasalukuyang hindi magandang pakiramdam. So, wala ka sa mood. Yan ang nakikita natin. Para makipaglokohan dito sa taong to, makipag-asaran. Possible pa nga na mainis ka lang sa kanya, sa mga ginagawa niya. Yeah, this is more like reading na may paghanga sa'yo itong taong to, pero maaaring hindi ka ganun ka-sure or hindi mo alam or wala kang pakialam. Okay? That's it for now. Thank you for watching. Sana naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV Virgo Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines. I love you all guys again and bye-bye.